Magandang hapon po. Pag-asa weather update. Alamin ang lagay ng panahon ngayong araw ng Biyernes, September 1, 2023. At latest update sa bagyong Hana. Magandang araw, narito ang latest update natin sa Typhoon Hana at yung habagat na sa kasalukuyan nga ay nagpapaulan hindi lamang dito sa Metro Manila, no, kundi maging sa mga karatig lalawigan dito nga sa Northern and Central Zone at ilang bahagi ng Southern Luzon. So unahin muna natin yung typhoon na si Hana, no. Ang typhoon na si Hana ay nasa kabahaging karagatan pa rin dito at wala pa rin nakikitang direktang epekto sa namang bahagi ng ating bansa. Kanina alas 10 ng umaga, si Hana ay tinatayang nasa layang 785 kilometers ang layo, east-northeast ng Itbayat, Batanes. Taglay ni Hana ang lakas ng hangin na umabot hanggang 120 kilometers per hour malapit sa gitna nito. Yung pagbugso naman aabot hanggang 150 kilometers per hour. Sa ngayon ay kumikilos ito pakanluran or westward sa bilis naman na 20 kilometers per hour. So dahil dito, makikita natin na napakalayo pa ng bagyong si Hana, bagamat makapal ang kumpul na kaulapan na dala nito, ay wala pa rin nakataas na warning signal sa anumang bahagi ng ating bansa at wala pa itong direktang epekto sa mga oras nito sa anumang bahagi ng ating bansa. Sa pinaka-latest forecast track natin hinggil nga sa magiging pagkilos ng bagyong si Hana sa susunod na 2 hanggang 3 araw. So kanina alas 8 ng umaga, ito yung tinatayang location ng sentro ni Hana. At bukas na umaga, Sabado, makikita natin malayo pa rin sa kalupa ng ating bansa sa layong 455 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. Bagamat nasa loob ng PAR, malayo pa rin sa kalupa ng ating bansa. Sa darating naman na Linggo ng umaga, makikita natin halos nasa northern boundary na ng ating area of responsibility o sa layo naman na 490 kilometers north ng Itbayat, Batanes. At sa darating naman na Lunes ng umaga, makikita nga natin na halos nandito na siya sa area ng southeastern part ng China. Sa layo 805 kilometers north-northwest ng extreme northern Luzon o nasa vicinity ng Fujian, China. So makikita po natin, no, dito sa ating forecast track, maging yung area of probability, yung parang apa na feature ng ating forecast track, ay hindi tatama sa anumang bahagi ng ating bansa. So patuloy pa rin tayong magmamonitor. Every 6 hours, magpapalabas tayo ng tinatawag nating Tropical Cyclone Bulletin. Dahil nga sa tinatayang forecast track or pagkilos nito sa susunod na 2 hanggang 3 araw, ano nga ba inaasahan natin in terms of paulan? Dahil malayo ito sa kalupa ng ating bansa ngayon at maging sa susunod na 2 hanggang 3 araw, wala tayong inaasang epekto nito in terms of heavy rainfall sa anumang bahagi ng ating bansa or malalakas na hangin na dala ni Hana ay hindi mararamdaman sa anumang bahagi ng ating bansa. At dahil dito, wala rin inaasang epekto sa magiging pag-alon mga karagatan sa ating bansa ang pagkilos ng bagyong si Hana sa susunod na 2 hanggang 3 araw. Subalit, hindi lamang si Hana yung minomonitor natin, no? Kung makikita natin sa ating latest satellite imagery, bukod sa bagyong si Hana, may 2 pang bagyo na nasa loob ng ating area of responsibility. Yung typhoon na si Saula, yung dating bagyong si Guring, at ito ang severe tropical storm na may international name na Kirogi. So bagamat malayo yung 3 bagyo sa kalupa ng ating bansa, mapapansin natin yung kumpul na kaulapan, patuloy na pinag-iibayo ang habagat or southwest monsoon. Mapapansin natin, no, makapal ang kaulapan na umiiral dito nga sa Luzon at maging sa ilang bahagi ng Western Visayas. So para mas ma-visualize natin, paano ba na pag-iibayo ng isang bagyo yung habagat? Makikita natin dito sa simulation ng surface wind sa susunod na 5 araw, no? Ito yung bagyong si Saula, yung dating Guring, tinatayang pagkilos. Ito naman yung bagyong si Hana, na sa ngayon nasa loob nating air responsibility. At mapapansin natin yung inaasang hangin na iiral sa ating bansa sa susunod na 2 hanggang 3 araw ay magmumula pa rin sa Timog Kanluran. Patuloy ang pagpapaibayo ng habagat nitong 2 weather system na to, bukod pa dun sa severe tropical storm dito nga sa may bandang karagatang Pasipiko. So, in terms of habagat, pag-usapan naman natin ngayon, ano ang magiging epekto nito in terms of paulan? Naranasan natin yung mapag-ulan, hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi sa maging ilang lalawigan ng Northern Central Zone and Southern Zone. At sa susunod na 2 hanggang 3 araw, may inaasahan pa rin po tayong pag-ulan na dulot naman ng habagat. Ngayong araw, tinatayang 50 to 100 millimeters of rain, posibleng maranasan sa Ilocos Region, sa lalawigan ng Abra, Benguet, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, at Batangas. Samantala, bukas man, 50 to 100 millimeter, Abra, Benguet, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, at Batangas. Ngayong araw hanggang bukas naman, posibleng umabot ng
100 to 200 millimeters of rain mararanasan Metro Manila, Zambales, Bataan, Occidental, Mindoro. Samantala, kadarating naman na Linggo, yung 50 to 100 millimeters of rain inaasahan po natin sa Abra, Benguet, Tarlac, dito sa Nueva Ecija, ganun din sa Pampanga, sa Bulacan, sa Rizal, sa Cavite, Batangas, dito sa Northern Palawan kasama ang Cuyo at Calamian Island at sa lalawigan ng Antique. Sa Linggo naman, yung 100 to 200 millimeters of rain asahan pa rin Metro Manila, Ilocos Region, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Samantala, ang habagat bukod sa pag-ulan, magdudulot din ng mga paminsang-minsang pagbugso ng hangin. No? Ngayong araw, asahan ang pagbugso ng hangin dito nga sa Batanes, Ilocos Region, sa buong Cordillera Administrative Region, Zambales, Bataan, sa lalawigan ng Aurora, Bulacan, dito sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at sa northern portion ng Eastern Visayas. Bukas naman, may mga pagbugso pa rin tayo ng hangin na inaasahan dito nga sa may bandang Batanes, buong Ilocos Region, dito sa Abra, Benguet, Zambales, sa Bataan, Bulacan, Aurora, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at yung northern portion ng Eastern Visayas. Sa darating naman na Linggo, may mga pagbugso pa rin ng hangin na inaasahan, Batanes, Ilocos Provinces, Zambales, Bataan, Bulacan, Aurora, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region at Western Visayas. So yung mapagbugso ng hangin mararanasan or mararamdaman dito nga sa mga ilang lugar, sa mga lugar na nabanggit natin. At dahil din sa pinag-ibayong habagat, patuloy pa rin inaasahan na magiging maalon hanggang sa napakaalon ang mga karagatan dito nga sa nakararaming bahagi ng Luzon at maging dito nga sa ilang bahagi ng Western at Eastern Visayas. Yung mga lugar na naka-highlight ng pula hanggat mariwag na pumalaw dyan, yung mga kababayan nating mangisda at yung mga may maliit na sakyang pandagat dahil inaasahan na magiging maalon hanggang sa napakaalon dahil sa pinag-ibayong habagat.